Magandang araw sa inyo guys. Welcome to my channel. This is Sweng DIY Shop. Ngayon, may gagawin tayo Mitsubishi 2011 Adventure. Magpa-flushing tayo ng radiator coolant dito sa Adventure natin guys. Ayan, bali dumating na yung order ko sa Lazada. Bali dumating ito nung nakaraan pa ito. Almost 2 weeks or 3 weeks na yata naka-stock dahil busy nga tayo. Sunod-sunod yung gawa natin mga sasakyan. Kaya nakaplano na ito, ngayon lang nagkaroon ng oras na bakante tayo na magre-radiator flushing tayo. Ito siya guys, bali nga gamitin natin Pro 99. Pro 99, ito nga gamitin natin guys. Bali nakuha natin ito sa ano, sa Lazada ko nakuha ito, nabili. Mura lang naman ito kesa kasi usually ang ginagamit ko dito Preston. Preston concentrated. Every year nagpa-flush ako ng ano concentrated. Bali nilalagyan ko lang yan 1 liter na Preston na concentrated. Tapos lalagyan ko na noon distilled water bali 1 liter yan. Kasi nagkakalagang 400 pesos 'yon. Yearly kung inano. Bali naka-dito pa ito nung February. Itong sasakyan na ito. Kaya bali lalagyan natin siya ng ready to use coolant. Bali yon. Bali ito, anito 2 liters pala ito. 2 liters ito. Bali ready to use na ito. Wala na tayong idadagdag dahil sobra na ito 8 liters na itong in order ko. Bali 2 4 6 8. Yan. Bali i-drain na natin ito. I-drain na natin yung radiator nito. Pagka-drain, lalagyan natin uli siya ng distilled water, then paandarin natin. Umpisa na natin i-drain, guys. Bali nandito yung drain plug niya guys, nandito sa ilalim. Ayan, kapain nyo lang, luwangan nyo lang yan. Luwangan lang yan. Ayun, tumulo na. Kukuha tayong sample niyan. Ayan. Tumulo na. Palabasin na natin yan. Pagkalabas nung coolant natin, lalagyan natin siya ng ano, ng distilled water. At the same time ito, lilinisan na rin natin to guys. Kasama na rin sa paglilinis ito, dahil lalagyan din natin ito ng pure ano, na coolant siya. Ayan. Ito yung kumuha tayo ng sample ng coolant guys. Ayan. Ayan. Ito yung coolant niya, hindi natin yung coolant. Balik presto ng ginamit natin. Ngayon, i-drain muna natin siya habang tumutulo. Pagkatulo niya, lalagyan natin ng distilled water. Tapos paandarin natin mga 10 to 15 minutes para mag-circulate. And then i-drain natin uli siya. Tinanggal ko na rin yung drain plug, bali chinek ko. Kung titignan natin okay pa eh. Pero ngayon hahanapan ko siya ng kasukat kung meron dito sa mga o-ring natin. Hanapan ko ng kasukat kung meron dito. Maaring ito yata. Oh. Maaring ito. Ano si Dengdeng? Oh, nandiyan. Ayan. Ito ako yung sungkitin nyo lang ganito guys, kailangan masungkit kayo. Ayan. Uy, naputol na. Ala na, matigas na. Kamaya? Hanapan natin ang kapareha. Ito yung ano. Yung balay yung balo ko binyan eh, kaya takanak na eh. Ito yung naputol, ito yung ipapalit natin. Kamukha nyo naman eh, yung sukat eh. Ngayon ilalagay na natin. Bali, ito na guys. Ayan. Simple lang paglagay nyo eh. Ayan o, lagay nyo lang ng ganon. Ayan. Ay, ito sakto ito. Ayan. Pag isasara niyo ito, lagyan niyo lang ng grasa dito. Konting-konting grasa lang para magandang pasok niya lubricate kasi ito magsisil sa ano eh. Kaya dapat pag nag radiator flushing kayo, check niyo na rin itong drain plug niyo. Itong pet plug niyo, ayan. Para make sure na hindi katulad nito kasi mayroon akong ginawang sasakyan niyan. Dahil lang sa drain plug, nagpalit sila ng coolant. Tapos sinara, todo higpit na. Kaso sira na yung goma. Kumbaga pantay na, hindi na siya lapat mismo sa housing sa radiator kaya tumagas gamit ng gamit hanggang meron tayong video nung guys. Check niyo na lang sa ano natin sa channel natin. Ayun, bali ito okay nito. Lagyan konting-konting grasa lang tapos para isara natin. Ayun. Bali bago na yung o-ring natin, sigurado na tayo. Kaya din na natin lagyan ng Teflon. Kasama ito sa pag-check at the same time magpapalit din tayo ng radiator cup.
Bali, nilagyan ko ng konting grasa dito, pati dito guys, para maganda siyang magigpit. Ngayon, isasara na natin, ilalagay na natin dito sa radiator, and then busa natin siya ng distilled water. Ayan. Busa natin, punin natin ng distilled water, and then paandarin natin ng mga ilang minuto, let's say 10 minutes. 10 to 15 or 20 minutes, and then drain ulit. Buhos na natin yung distilled water. Buhos natin to, bali punuin natin, tapos pandarin natin siya ng 10 to 20 minutes, kaya 15 minutes. Para mag-circulate yung tubig, tapos takpan natin para mag-open yung thermostat. Saktong nag-open yung thermostat, pwede na natin siyang i-drain, tapos salina na natin siya ng coolant. Kasi kailan dapat nailabas na natin yung dating coolant niya. Bali, ipa-flushing muna natin siya. Ayan guys. Right, alright, alright. Panda rin natin siya guys. Ayan. Panda rin natin siya. Ayan. Panda rin natin siya ng 20 minutes. 10 to 15 minutes. And then drain ulit tayo. Tapos na yung 15 minutes. Ngayon, bali magdedrain na tayo. Luluwagan na natin yung drain plug dito sa ilalim. Ayun, tumulo na siya guys. Yeah. Bali, first flushing natin yan. Ito yung nakuha natin. Ito yung unang din drain natin guys. Ito yung unang na-drain sa radiator. Tapos ito yung pangalawa. Bali, first flushing natin ito. Ngayon, habang nagpapadrain tayo, yan, tumutulo pa rin yan. Ngayon, i-drain natin yan, tapos sasarado natin, lalagyan pa na, sasalinan pa natin ng ano, ng distilled water. Bali sa last, ipa-flushing natin siya ng dalawang beses, tapos i-drain din natin uli. Kailan may labas natin yung kulay green? Kasi dati Preston, kasi ngayon lalagyan natin ng ibang brand para hindi magkaroon ng chain reaction ba. Alam mo na. Kung meron kayong compressor, mas maigi. Ayan, bali hanginan nyo rin ang compressor para ilabas niya yung mga excess na fluids na coolant, ilalabas doon sa drain plug. Ayan. Ayan. Ayan na guys. Oh. Para may labas. Hanginan nyo lang. Pag hinanginan nyo ito guys, lalabas yung fluid, yung excess kung titignan nyo sa ilalim. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Sayang din yan o. Oh. Talagang wala na, pwede nang tigilan. Yan, okay na yan. Ngayon, magsasalin ulit tayo ng distilled water for second flushing natin. Ito guys, bali pangalawang buhos natin ng distilled water, ng distilled or mineral water na ano. Ayan. Punuin natin ulit, tapos paandarin ulit. Same procedure din. Bali, last na ito. Usually, ginagawa ko lang naman eh. Marami na yung dalawa. Pinakamarami na yung tatlo. Sa akin, dalawa. Isa, dalawa. Maximum hanggang tatlo. So, refill pa tayo. Bali, napuno na natin ngayon. Paandarin natin ulit siya. Kaya gano'n natin pinaanda rin guys, para mag-open yung thermostat. Kasi kung hindi natin gagawin yan, hindi mag-open yung thermostat, hindi lalabas yung ano, yung ibang excess coolant niya na naka-store sa block mismo. Yan, bali another 10 to 15 minutes. 10 minutes okay na yun. Paanda rin natin ulit. Para may labas yung dating coolant. Kasi ibang brand ang ginamit nating coolant ngayon eh. Sana kung same
Same coolant din ang gagamitin, gaya ng Preston, okay lang. Kaso gumamit tayo Pro. Ginamit ko na ito before, guys. Oo. Bali ito, nakuha ko ito sa Lazada, bali 1.3 kasama ano. 8 liters siya, 1 2 3 4. 2 liters each. Bali na sa 1.3 kasama yung ano. Wala tayong sponsor dito, guys, ha. Hindi ko ni-sponsoran yung Pro 99 na. I-share lang natin yung knowledge natin dyan, yung paano mag-flushing ng coolant. At saka naman applicable naman ito sa lahat ng sasakyan, guys, itong procedure nito eh. Basta tignan nyo lang yung video kung paano yung ginagawa natin. Pwede nyo gawin yan sa mga sedan, SUV. Pero sa merong mga ibang flushing na ibang procedure lang, guys. Lalo na mag-bleed, may bleeding system pa yan eh, pagkatapos nyan eh. Yan naman ah. Tapos ng mandar. And then drain uli, guys. I-drain natin uli. I-drain natin, labas natin uli yung pangalawang flushing natin. Ito, guys, tumutulo na. Bali yung pangalawang second flushing natin 'yan, bali patutuloy na natin. Ayan. Bali ito yung second flushing natin, guys. Oh. Bali, ito yung din-drain natin sa radiator. Drain natin sa radiator. Ito. Then, first flushing. And then, second flushing. Titignan nyo, guys, ha. Titignan nyo yung procedure. Ayan, o. Ayan, o. Ayan. Ayan. Bali, okay na yan, guys. Bali, i-drain na natin yan. At the same time, hanginan ko na rin ang compressor yan. Tapos, sasarado na natin. And then, ibubuwas na natin si Pro 99 coolant. Lahat yan. Ayan. At the same time, lilinisin na rin natin itong reservoir nya. Ito, guys. Ito, linisan natin ito. Spray natin ng double, ang tawag nito, at degreaser para matanggal yan. Ayan na, guys. Maglalagay na tayo ng coolant, guys. Ngayon, ilagay natin ito gamit tayong embudo. Tapos ito, tinanggal ko itong hose dito doon. Tinanggal ko ngayon. Sasaksakan natin ng ibang hose yan. Bali, takpa lang natin ganun. Kasi, maglalagay na tayo. Tapos at the same time, magbibleed na tayo. Hindi porket naglagay ka ng coolant, yun na yun, hindi. Ibibleed pa natin yan. Ilalabas yung hangin. Paandarin natin ng 20 minutes yan. Para lumabas yung hangin. Kasi, pag may hangin ang system, cause din ng overheating. Kailangan make sure na walang hangin ang system. Na purong coolant o purong tubig. Kailan dapat walang bubbles, walang bubbling, walang air pocket kung tawagin nga nila. Ngayon magsasali na tayo. Ito, boost na natin, bali pangalawang ano nito, boost. Pangalawang galon nito, bali 2 liters pang up. Ito, pangatlo na ito, pang-anim na litro. Kalimutan ko na, ano yata ito, 7, 8, 6. Bali na ilagay na natin halos sa 6 na litro, hindi man naubos yung 6 na litro, pero kakain pa yan. Ito, may laman pa. Kala ko kasi noon 7, pero magkukulang pa yan kasi lalagyan pa natin laman itong reservoir tank. Itong tanki niya, guys, yan, malinis na yan. Lilinis ko lang yung degreaser. Ngayon paandarin na natin siya. Paandarin na natin, guys, yan. Paandarin natin ng ano yan, ng 20 minutes. Depende. Basta paandarin ko ito, minimum 20 minutes, maximum 30 minutes, para ilabas natin yung hangin. Yung hangin na natrap dito sa cooling system niya, kailan may labas yun. Kasi kung hindi may labas yun, causing din ng overheating. Pwedeng uminit yung makina. At the same time, itong radiator cap niya, ito, matagal na rin ito eh. Bali, 3 years na rin ito. Bali, magpapalit na rin ako ng radiator cap.
Meron na tayo niyan. Kaya kailan dapat i-refresh natin yung cooling system. At the same time, sabay na rin yung radiator cap. Mura lang naman ito eh. So guys, magbubuhos tayo. Ayan, kita nyo. Ayan, nagbabubble siya guys. Ayan o. Ayan o, bubbling. Ayan o. Kailan matanggal yung bubbling na yan? Bali, paandarin natin at ideal at 20 minutes. 20 to 30 minutes. Kakain pa yan. Ayan o. Ayan. Ito yung bubbling na yan. Ayan o. Kailan may labas natin yan? Hindi po, hindi porket na nag-flash lang tayo, nag-create tayo ng coolant. Ganun na lang basta isasara natin, hindi. Kailan may kasamang bleeding yan. Bali, i-bleed natin yung cooling system. Standby muna guys. Ito guys. Ayan, bali, oh, almost 15 minutes na. 15 minutes na siyang umaandan. Ayan. Tapos at the same time, sabayin nyo rin ng rev kit, mga 1.5-2,000 RPM. Nakikita nyo ba? May nakikita pa ba kayong bubbles? Ayun o. Ilalabas natin yan. Kaya paandar natin ito 20 hanggang maximum 30 minutes. Ayan guys. Dapat ang mangyayari niyan, iikot na lang ang tubig. Open na yung thermostat. Mainit na yung yan, ganun na lang siya guys. Kailan dapat wala siyang bubbling. Pag stable na siya, wala nang bubbling, circulation na lang yan. Tapos pwede na natin siyang takpan. At the same time, yung reservoir tank, bubuhusan natin to guys. To, bubuhusan natin to. Yung matitira natin dito, yung matitira natin, yun ang ibubuhos natin. Yan, standby pa. 20 minutes na siya idle. Ayun. Ganun pa rin siya. Halos wala nang bubbling. Yan. Buhos-buhos lang yan. Bali, nilagyan ko lang ng imbudo yan. Tapos meron siyang rubber dito. Tapos takpan nyo lang ito para hindi lumusot. 20 minutes na idle. Paabuti natin ng 30 minutes para sigurado na walang hangin yung cooling system niya. Dito muna tayo. Ito yung natanggal niya guys. So, ito yung ano yung galing sa radiator, yung kulat niya, ayan. Tapos ito yung first flushing natin. First flushing. And then second flushing, ayan. Bali na clear na siya dito, guys, ayan. Bali pinlasing natin siya, bali dalawa lang. Ayan. Kita niyo yung difference, di ba? Ayan, standby muna tayo. Tatapusin na natin 'to. Yung pag-flushing natin dito. Bali, ito yung bago nating radiator cap. Bali, magpapalit ulit tayo nito every 3 years. Isasabay na rin natin. Bali, kasi ang recommended ng Pro 99, 3 years yung ano niya bago tayo magpalit uli ng coolant itong brand na Pro 99. Bali, ito yung bago, guys. Kasama na 'yan, kasama 'yan. Ah, ito. Bali ang ano natin, 0.9. Yung pressure niya, bali 0.9 Pascal. Oh. Okay pa naman yung dati kasi obligado na natin palitan. Huwag na nating hintayin mag-breakdown pa. O masira. Masira sa kalsada. Ito yung luma niya. Yan baby, ito yung luma niya, yan oh. 3 years na rin to, guys. Bali. Ayan, ito yung luma niya. Ayan. Ayan, ito yung bago. Bali, same thing, 0.9 kilogram. Ayan, itong 0.9 cm, ayan, cubic meter, kilogram cubic meter, 0.9 kilogram cubic meter. Ayan guys, bali ano na, 25 minutes na umanda, almost 30 minutes na pala guys. Ngayon titignan natin yung resulta niya. Ayan, kung sisilipin na natin, wala na siya guys, oh. Wala nang bumubula. It means wala nang hangin sa system. Ngayon, pwede na natin tanggalin ito. Ito, ibubuhos na natin dito sa reserve tank niya. Ayan, ayan o.
Wala na siya, oh. Hindi katulad kanina, bubbles-bubbles siya. Yan. Okay, guys. It means, yung makina natin good, walang singaw. Kasi kung may singaw man sa head cylinder gasket yan, guys. Kumukulo na yan, kaya nagbabubble siya. Basta nagbabubble siya, kung titignan nyo yung tubig, stable lang. Bali, circulation lang yan, umiikot lang yan. Hindi siya malikot, wala siyang bubbles. It means, walang singaw yung head natin. Ngayon, ang ano natin, okay na yan, guys. Pwede na natin takpan yan. Wala na siyang hangin, kasi almost 30 minutes nang umandar at idle. Ito, okay na ito. 30 minutes na tayo na-tidal, perfect na siya. Takpan lang natin ganito ito. Transfer lang natin ito. Yun. Ito na, guys. Ito yung resulta. Bali, green na green siya. Bali, umiikot na lang yung tubig, circulation na, wala na siyang hangin. Ngayon, pwede na natin siyang takpan. Takpan na natin. Alright. Pwede na natin. At the same time, pwede na natin tanggalin ito, guys. Tanggalin na natin yan. Inulusok naman natin itong hose galing sa reserve cap. Alright. Yan. Yan. Pwede na natin paandarin yung sasakyan. Patayin yung sasakyan, guys. Pwede na natin patayin. So, patayin muna natin yung makina. Okay na tayo sa bleeding. Ayun temperature niya, normal lang. Ngayon, sasalina natin ng coolant ito, itong reserve tank niya. Salina natin yan, guys. Ito, salina na natin yung reserve tank. Hanggang dito sa full. Hanggang dito lang tayo sa full. Hindi natin kailangan punuin. Bali, sakto lang siya, guys. Bali, 6 liters. Ayan. Bali, sakto lang. Ito yung kulat natin. Halos umabot lang siya hanggang dito sa pool. Kaya tama lang yan. Dahil 8 liters yung kulat natin. Bali, ang nagamit natin, 6 liters lang. Sakto lang. Ayan. Pwede na natin takpan ito. Ayan, guys. Bali, natapos na natin yung coolant natin, yung coolant flushing natin. Puno na yung regulator natin. Puno na rin to hanggang dito lang tayo, hanggang dito sa pool level. Bali, ang nagamit natin lahat-lahat total, bali 6 liters. 1 2 3. Bali, ang gamit natin Promac. Bali, aluminum, Protex aluminum and engine metals, anti-rust, lahat nandito na lahat. Bali 2 liters, yun, bali 6 liters. Meron tayong sobrang isa. Ayan, bali yan na lang pang re-refill natin eh. Kasi akala ko si 6 or 7 liters. Kaya tama lang pala na 6 liters. Ayan. Sana sa panonood yung video ito sa pagka-plastic, sana may natutunan kayo sa mga DIYers. Ito naman eh, pwede nyo naman gawin ito sa mga ganito. Pero sa meron din mga iba na sasakyan na medyo complicated yung pagpa-plastic o kaya yung pag-bleed. Kaya dito sa ginawa natin, simpleng paraan lang ito sa mga ganong makina at ganon ding rigito. So, applicable naman ito eh. Sa mga sasakyan na katulad ng Adventure, yan, Crosswind, Revo, FX, yan. Pero doon sa Innova, pwede rin. Kaso, complicated lang yun. Merong paraan doon sa tamang pag-flashing nun at pag-bleed nung sasakyan. Kasi kailan dapat matanggal natin yung air. Yung kasi magkaroon naman ng area sa cooling system, cause din ng overheating, yung umiinit siya. Ngayon, dahil wala nang init, ngayon perfect yung gawa natin, guys. So, hanggang sa muli,
This is Weng DIY Shop. Sana may natutunan kayo. Bye bye. See you next video. Success.